Guys, guys, pag-usapan po natin ang pagtungkol sa mga about friendship. Kung paano mo ba dalhin ang isang pagiging magkaibigan? Kailangan mo ba maging plastic o kailangan mo ba maging totoo? So, bibigyan po ako ng opinion ngayon ni Imelda Papin, Atin Oral, Matisis. Kung ano po ba ang magiging opinion po niya sa pagdating sa magkakaibigan. So this is Madalocoloca, boses ng masa. Abangan niyo po ito tuwing weekly po ay magkakaroon po tayo ng pag-uusapin sa bawat isa sa atin sa mga personality natin dito sa UAE. So Ating Nora, ano po ba yung bilang, ano po opinion mo sa words na magkakaibigan? Sa mga ano naman, ang sabi ko naman sa bilang pangit kasi yung plastikan eh. Kasi kung plastikan kasi, pagdating ng harapan, parang ang bait, parang alam niyo yung inuot ka. Kaya pag talikod, wala na. Sasaksakin ka na sa likod. Okay. So, mas maganda sa akin, mas maganda lang yung, at katulad ako, hindi naman talaga ako, hindi sa pag-ano ng sarili ko. Pag galit talaga ako. Pag halimbawa man bawa, nagalit ako sa'yo, ayoko na maghiharap sa'yo, ayoko na kita ng ito. Sabi kasi, ayoko yung plastic, nag-plastikan na ako sa'yo. So, mapatunayan mo talaga, ako yung galit sa'yo. Malalaman mo talaga yan, galit talaga ako sa'yo. Mas gusto ko yung ganun. Di bali, iiyak ako ng dito, basta tangkahin mo lang ako. Sabihin mo sa akin, anong totoo, kung ano man mali, kung ano man hindi maghihirap. May kilala tayong tao na ganyan natin, nagalit na galit ko nung pinagsasabi niya, naging totoo lang siya. Hindi para masakitan ka, kundi sabihin ko ano yung ano ba. Yung totoo. Kumbaga, malaman ko din. Dahil sa naman yung sasabihin sa'yo na, Ate Nora, ang bait-bait mo naman, Ate Nora, ganyan. Ikaw talaga ang pinaka-the best. Ano ba yun? Kaya pagkatalikod, Mayroon pala siya hindi niya alam na best friend ko rin yung pinasabihan niya. Yes. Best friend ko, nang sabi niya sa akin. So, yun ang magkakamali talaga ng kaibigan. Dapat, ang magkaibigan kasi totoo, kahit hindi tayo nagsama lagi, andyan pa rin yung connection. Alam mo yung, andyan yung, kahit hindi kayo nagsasama at basta nandiyan pa rin yung... Hindi kayo parang tambal tuko na laging magkasama, magkadikit. Kasi pangit din kasi yung kaibigan ka lang kung may kailangan. Kahit hindi tayo nakikita lagi, nandiyan yung hi, gusto ka na. Sample ba yan kayo sa akin, no? Yes. Okay. Kasi ikaw kasi, ang masabi ko lang din sa'yo, marami talaga nagmamahal din sa'yo. Kasi kung bakit, blessing na ni Lord kasi totoo ka. Kung ano yung pinakita mo, ito na yun. Hindi plastic. Totoo. Kasi unang-una, ayoko rin ng mga plastic na tao. Ayoko nung minsan makipag-beso-beso ka dahil nagkaanuhan ka sa noon, tapos beso-beso ka. Alam yun? Pero may mga time din na ibig sabihin, nagbeso-beso ka dahil tanggap mo pagiging gano'n sila. Diba? Wala ka nang magagawa eh. Wala ka nang magagawa kung in case na ang mga tao na nagagalit sa'yo, na tao na ayaw sa'yo. Pero sa palagay mo ba? Tulad mo. Sa palagay mo ba, lahat ng mga friend mo sa Facebook, talagang totoo ba yan? Hindi. Ano lang? Mga siguro 60%. Yes. Kasi, kaya napatunayan ko, kasi kung bakit, hindi niya alam na ang customer ko nagkwento din sa akin. Diba? Pero, yun pala ang pagla-like niya, pagla-like at pag-comment niya, plastic lang pala yun. Diba? Kasi, nung kinausap ko siya, sabi ko, ano ba yung mga sinasabi mo na gano'n? Mga sinasabi mo kung sa kaya mo, ay nalalaman ko yun. Dahil nag-service ako sa kanya,
meaning eh. Wala, wala ako naman talaga, Tinora. As long na wala akong ginawang masama, as long na hindi ako guilty, I don't care. Hmm. Wala akong pakialam. Susulong ako ng susulong hanggang kaya ko. Pero, I mean, pag ikaw naman ay sobra na, hindi naman yun tama. Hindi na rin tama yung ano na, porkit wala siyang ginagawa sa'yo, porkit na nahinig ka lang, eh patuloy pa rin ginagawa mo ng problem. Which is not good, diba? Pagaya ng, ano, yung babalitaan ko, ako lang naman ay magtatrabaho lang naman talaga. Tapos, ayan. Ako'y nagtatrabaho lang naman ng Tinora. Tapos, may isang sitwasyon na isa ako sa nag-host doon. Tapos, minapula nila ako doon. Minasabotahe nila ako na hindi kami pupunta doon kung si Madel ang mag-host. Oh, talaga? Oo. So, ang ginawa nitong isa sa mga events company, ay tinawagan ako, sabi ng ganun, daming dahilan, ngayon dahilan daw ako, hindi ko ginawa ang trabaho ko, yung ganyan. Sabi ka mo, wala daw akong alam, Diyos ko, sa tagal ko nag-host, wala pa akong alam. Pero, andun na nga tayo siguro, may sinabotahe nga, nalaman ko din yung totoo na may nagsabi din sa akin na siya mismo talaga ang gumawa ng paraan para matanggal ako doon. Which is, hindi ako binayaran nung araw na yon na yun sana yung pagkakataon na yon ay ang kikitain ko doon ay papapadala ko sa mga anak ko. Kung gaano kasama ang ginawa nila sa akin. So, isa lang masagot ko dyan. Tingnan mo naman ang blessing ni Lord na binigay sa iyo. Eh, hindi mo siya pinatulan. Meron namang dumating. Hindi ko, yan lang talaga ako. Hanggat kaya ko pa naman. Hanggat kaya ko pa naman, Ate Nora. Paulan din kasi tayo eh. Minsan kasi may... Hindi na rin din kasi siguro masasabi na pagkakamali na yung mga nangyayari na ginawa nila. Kasi paulit-ulit na eh. Mm-hmm. It means may problema na talaga sila sa akin. Mm-hmm. Eh, pero wala akong ano. Basta ang guidance lang ang kailangan ko galing sa itaas. Ano kasi, kung ano yung mayroon ka, wala kasi sa kanila. Yan lang. Eh, hindi naman, hindi niya magawa ang ginawa mo, hindi niya magawa. Yan lang. Kaya, yun na lang para ang ginila. Ganyan lang. Pero pag ano, Ate Nora, anong opinion mo sa mga taong ganyan na alam mo na puro lang kasiraan ang ginagawa sa kapwa? Anong ibig mong paano yun sa isipan mo? Anong klaseng mga tao sila? Ang mga tao kasing ganyan, dalawangan yan. Tinggit, sisiraan ka para hindi mapatuloy mo para patuloy yung ano mo. Yung maging success ka sa mga ginagawa mo. And then, yun nga sinasabi ko, yung mga hindi nila kayang gawin yung mga ginagawa. Tama ako? Hmm. Diba, darling? May audience po kami dito. Meron po kami audience. Kasi, katulad yan, yung mga ginagawa mo, hindi nila magaya. Yan siguro, kasi sabi nga nila, buti ba din, hindi ka nagbabago. Sinabi, maraming nagsasabi na nagbabago daw ako. Sabi, para sa akin, ang para naman talaga sa akin, kaya din ano, napamahal din ako sa'yo, sa totoo lang, hindi lang sa kaibigan ang turing ko sa'yo, parang ano na rin, parang hindi na rin ibang tao. Kasi nga, napamahal ako sa'yo dahil kung ano tayo nagkakilala, nalalam mo yung pinakauna nating doon sa Abu Dhabi. Kung ano yung ikaw noon, ganun ka pa rin ngayon. Ah. Yes. Kaya proud ako sa'yo. Kasi alam mo, te, wala naman kailangan magbago. Kung may nagbago, may pangalan ka o ano.
naging bago ang buhay mo dahil naging na sinasabing sikat ka. Hindi naman yan sa kasikatan eh. Hindi yan sa kasikatan. Hindi yan eh. Ang pagiging tao mo sa kapwa mo. Yun yes, yung hindi yan kasikatan. Ang kusa baga, binigay ni Lord ng blessing sa iyo yan. Kasi sabi ni Lord, ikaw ang gawin kong paraan na para sa mga tao. Oo. Parang gawin ng ehemplo. Yes. Yes. Daan ka ng... Hmm. Kasi kung wala ka, wala ang mga taong masaya sa... Ayan, katulad yan. Mag-show ka. Di ba mga tao nakangiti, nakatawa, nakaano? Eh kung wala ka, di wala silang tawa. Wala silang na hindi sila happy, di ba? Yun naman ang... Yun ang aim ko, Ate Nora. Hindi dahil para sumikat. Ang aim yes. ko is to how to serve and how to share laughter. Yes. Kasi... Para to share na happy naman ang mga tao. So, ang ginagawa ko, kahit wala kang kikitain, kahit wala kang mapapala, pero kung meron ka namang paraan para mapasaya mo ang mga kapwa mo, Katulad ako, magkano lang yung allowance ko sa FI? So, allowance mo lang talaga yan, hindi yan sahod. So, hindi ko hinahabol ang pira. Ang pira lang kasi yan eh. Bukas, pangalawang bukas, nandyan na naman ang pira. Eh, ang akin, yung masaya ako na... Blessing na lang, yes, diba? Kasi sabi ni Lord, bigyan kita ng blessing, bigyan kita ng gawain, i-share mo. Ito.